Mari, good morning po. Welcome back again to my YouTube channel. It's Misha May Javier. Today is Wednesday, August 18, 2021. And for today's vlog, mga kasari, is gusto ko lang pong i-share sa inyo na meron na po akong bagong ahente po. Bali, nag-alok lang po sila ng mga produkto nila and tinry ko nung una. Tapos, nung naubos yung mga items nila, is nag-order ulit ako nung Monday. Bali, pangalawang order ko lang guys sa kanila ngayon. Ngayon po yung delivery noong bago kong ahente. Ang pangalan po nung kanilang company is Ames Incorporated. So, nawala ko kasi mga kasari. Kanina ko pa hinahanap yung pinaka paper nila kung saan nakasulat yung kanilang mga produkto. Pero ang tanda ko, meron silang mga tang na juice guys. So, mura sa kanila yung mga tang na juice. Nasa 16.67 lang yung puhunan nila bawat isa. And meron din po silang Oreo, Halls na candy, and then yung Cadbury shots na mabenta dito sa store ko. Kaya nag-order ako sa kanila. I think 4 na box yata yung in-order ko sa kanila. Tapos yung Oreo guys is dinagdagan ko rin yung stocks. Tapos natandaan ko meron din silang, so hindi ko na guys maalala. Nawala ko kasi talaga yung resibo. And then, mamaya na lang, ipapakita ko na lang sa inyo mga kasari yung mga in-order ko sa Ames Incorporated. So, maganda naman yung kanilang, ano, yung presyo ng kanilang mga paninda, medyo mababa. Especially yung mga tang na juice. So, expected natin yan kapag mga tang na juice, ang tubo lang natin is nasa 250 or 2 pesos. Kasi meron tayong mga nabibilhan na wholesaler na nasa 18 pesos na yung puhunan. And sa Pure Gold naman is 17 point something. Sa Ames is 16 point something lang yun guys. So medyo malaki-laki yung tubo natin sa tang na juice. So kaya sa kanila na ako nag-o-order. Kung o-order man ako sa Pure Gold ng tang na juice is because wala pa yung ahente ko ng Ames. So, wait lang guys. So, mga kasari, yung ahente ko pala na bago yung Ames is kada 2 weeks siya bago bumalik. So, kailangan medyo dami-damihan muna yung pag-order sa kanila kasi parang JTI sila. Kada 2 weeks sila bumabalik. And then, ayun, cash. Kailangan cash yung ano mo sa kanila kasi parang ano din sila eh, yung Berasa. Tuwing Monday sila, kumukuha ng order and then Wednesday naman yung delivery. So, ayun guys, Berasa yung kanilang kasabay dito sa pagde-deliver. Sabay sila mamaya magde-deliver. Kaya, ayun. Pati soft drinks din pala guys is dadating din ngayon. Kaya, niready ko na yung mga pambayad kasi mamaya is aalis ako para mamili. Punta kami sa palengke, bibili ako ng frozen, ng siomay, tinapay, at kung ano-ano pa. So, yung order ko po mga kasari sa Ames is umabot lang po siya ng 800 plus. So, ayun, hindi muna ako guys nag-order ng sobrang dami talaga kasi alam niyo naman dito sa ating tindahan ay medyo matumal ang bentahan. Kaya, ayun po, hindi muna ako nag-order ng sobrang dami. Bali, nag-order lang ako ng mga ilang juice, yung Cadbury shots, yung ating Oreo. Tsaka nag-order din pala ako guys, meron din silang mga Eden, mga cheese whiz, ayan, meron din silang mga ganun, kaya nag-order ako ng Eden. Tapos, cheese whiz na twin, yun, nag-order din ako sa kanila. So, mamaya po yung delivery nun. Tapos, ngayon guys, is dumating naman, ang aga-aga dumating nung ating ahente ng mga mani. So, yung natira kong mani, napapalitan ko yun guys. Dalawang haba yung ano kasi yun yung natira sa atin and then bumili ako ng tatlong haba. Bali yung nakasabit dito guys is isang matamis na mani, isang palok, isang haba rin ng mani na walang balat at dalawang haba na may balat. So yun yung in-order ko sa kanila. 135 pesos yung tatlong na binayaran ko. Tapos yung dalawa is pinalitan lang. So, ayun guys yung update ko sa inyo.
Mamaya is hindi ko na po ibablog yung pagpunta namin sa palengke kasi medyo hassle yon. And para hindi na rin tayo sobrang magtagal sa palengke, pagkabili ng mga kailangan bilhin is uuwi po kami agad. So, mamaya po is kasama ko ulit yung mother ko. So, kaya po kami nagkakasabay palagi is, ayun po, natatimingan lang and then may bibilhin din siya. Kaya sumasabay na ako para pag-uwi is may kasama po ako magbuhat. So, malaking tulong din yun guys yung pagbubuhat kasi ayun, minsan nga masakit na sa balikat guys. A few moments later. So, dumating na din po pala mga kasari yung bago ko pong ahente. Nakapag-deliver na po sila. And ayun po, muntik ko na pong makalimutan talagang isama sa vlog itong delivery nila. So, ito po yung kanilang resibo. Ang ibig sabihin pala ng AIMS is All-in-One Merchandise Specialist Incorporated. And naka-base po sila sa Manggahan General Trias, Cavite. So, malapit lang po pala sila dito. And then, ito po yung total na kinuha ko sa kanila, 875.74. So, ayun guys, naisalansan ko na kasi yung mga kinuha ko sa kanila. And makikita nyo naman dito guys kung ano-ano. Bali, ang una dito sa listahan, sa resibo, is yung Tang Litro Apple. Bali, nag-order ako guys, ayan, sa unit price, tsaka sa pieces. Nag-order ako ng 6. Ito guys, yung Tang. Pakita ko sa inyo. Ito yung Tang na kinuha ko guys. 6 na sachet lang. Ang sumunod is Tang Orange. Ano, 1 dozena. Ito naman yun guys. Na-display ko na kasi muntik ko nang hindi talaga ma-vlog sa inyo guys. Tapos yung Oreo na vanilla, nag-order ako ng 3 pack. Bali yung 1 pack guys is eto sa taas, na-display ko na. And yung 2 pack naman is nandito na po sa drawer. Ayan guys, yung 2 pack. Tapos yung sumunod naman is yung Eden Cheese Original, 165 grams. So, ito yun guys. Ayan. Meron pa siyang kasamang pre. And hindi ko na talaga hiniwalay guys. Yung pre na tomato sauce. So, kapag binili yung Eden ng customer, is kasama na yung tomato sauce. Ang presyon ko nyan guys, ginawa kong 53 pesos. Pero alam ko sa ibang store ay 55 pesos yung Eden na yan na 165 gram. So bago yan dito sa store ko. Kasi hindi naman siya usually palaging hinahanap ng customer. Kaya dalawa lang guys yung in-order ko sa AIMS. Ang sumunod naman is yung regular twin pack na cheese whiz, yung 24 grams. Ayan siya guys, na i-display ko na din. So, dito, napansin ko, mabababa yung presyo ng mga product nila. Bali, ayun guys, yung cheese whiz. 9.53 yung puhunan niya, 12 pesos yung bentahan ko niyan guys. Pero ang alam ko, sa ibang wholesaler, ang presyohan ng cheese whiz, bawat isa, is 10 pesos. So, mababa talaga sa kanila guys. Tapos, tingnan nyo yun sa tang nila. 16.67. Tapos yung huli naman is yung cheese whiz natin na 62 grams. Ayan guys, ginawa ko siyang 27 pesos. Kasi ang puhunan na niya is nasa 23.81. So round off na natin to 24 pesos. So may tubo tayo dito na 3 pesos. Tapos ayun, nag-order lang ako guys ng 3. Yung iba is dinisplay ko dito sa glass shelves natin. So, para alam lang ni customer na meron tayong ganyang size ng cheese whiz. So, ayan lang naman lahat guys, yung in-order ko sa kanila. So, ito kada 2 weeks bago bumalik. And then, ayun pala bago ko po tapusin itong aking maikling video is, mag-shoutout po ako mga kasari sa mga viewers ko. Pero pakita ko din pala sa inyo mga kasari, ito yung mga inilista ko kanina na bibilhin ko. Mga frozen lang to guys kasi ubos na sa ref. And then dishwashing pala, tinapay, yung bala ng stapler guys, plastic labo. Yan lang po yung mga bibilhin ko sa palengke. And dito na po tayo sa pag-shoutout kasi meron na din po ulit nagpapa-shoutout ulit. So shoutout po Kuya JTV, shoutout po sa inyo, magandang umaga po.
Robert Mendoza, shoutout din po. Ivan Jean Channel, Rochelle Edades, shoutout sa UCs. Katis Vlogs, shoutout din po. Analisa Rosales, shoutout din po. Rowena Blanco, shoutout din po. Magandang umaga din po. Rachel Linares, ayun, medyo maingay guys. Shoutout din po sa inyo. And ang last naman po, shoutout po, Marieta Lagunay. So, ayun po, meron po tayong bagong ahente at may mga deliveries din po tayo na dadating ngayong Wednesday. So mga kasari, sana nag-enjoy po kayo dito sa aking video. At kung nag-enjoy po kayo, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!